Hi guys! Welcome dito sa Rosan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. General naman. Your energy this time. And konti yung pera mo or else ay you're feeling left out in the cold emotionally, pwedeng ganyan kasi generally kasama yung pera mo, kasama yung kapirahan mo. May pagka-childish ka, pero full of wisdom. Yung ganyan, no? Parang bata isip ka minsan, pero ang daming laman ng utak mo. Parang ganyan, no? Na knowledgeable ka, wise ka, or pagka-playful pa lang dito. Playful, energetic, active, madaling ma-excite, yung mga ganyan. Pero meron kang inaantay na hindi pa dumadating. That's why you're feeling left out in the cold na you're sad. Nagsisuffer ka emotionally kasi yung parang nadidepress ka or you feel exhausted kasi yung inaantay mo yung wala pa. Yung ganyan, no? Inaantay mo yung counterpart mo, your sun or your moon, ganyan. Yung person na maraming pagkakaiba sa inyong dalawa. Playful ka with the cut, may focus ka sa goal mo. Gustong magkaroon na ng new beginning sa inyong person mo, yun yung inantay mo, yung i-approach ka ng person mo, yung offer ng person mo sa'yo na your person from afar or else ay your person na there's a lot of differences in yung dalawa with Hierophant here. Religion, culture, or else ay paniniwala, beliefs. And maano ka dito eh, kumbaga religious ka guys, no? With a high priest, masunurin ka sa mga rules, no? Di ka pasaway, marunong ka magrespeto sa religion o sa paniniwala ng iba, yung mga ganyan, no? Or sa kung ano man yung pinapaniwalaan mo ay talagang marunong, may respeto ka, may marunong ka sumunod sa rules and regulations, yung mga ganyan, no? And you're eager and motivated na mag-antay. Willing ka mag-antay, willing ka sumunod sa process. Ganyan. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, and Taurus, Virgo, Capricorn. More information about you right now. Ano ito? Okay. Should I take it? Ang dami. Ito na lang. Masyado madami, guys. Yung talaga, may inaantay ka dito yun, yung lumalabas. May inaantay ka? Okay. Yun yung inaantay mo yung mag-offer ng a long-term relationship, yung person mo, na mag-seryoso sa'yo, pursue ka niya, na maging grounded yung relationship nyo. Yung na yung offer niya dito ay pakasalan ka, sawahin ka, maseryoso, na magseryoso sa yung persona. Magsama kayo, nabubuo kayo ng family, yun yung nantay mo. Approach ng person mo, mag-reach out na, kasi feeling left out in the cold ka ngayon, di ba?
And yung mag-offer siya ng commitment, a long-term relationship, commitment na kasi nga, pero tayong 10 of cups, no? Yan yung wish mo eh, na mapangasawa mo yung person na yan. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and Taurus, Virgo, Capricorn. Your main energy here. Ano ka pa talaga? Parang childish na. And we have here this Tower card in reverse. Merong mga sisimulan ka. Meron kang gustong i-build, relationship man or career mo. Meron kang gustong simulan na yung nag-grow. Relationship to guys, for sure. Na it's your past person na gusto mong balikan. Kasi meron tayong Six of Swords in reverse na gusto mong magkaroon ng rebirth, new beginning. Mga pagbabago na sa inyong dalawa. Kung dati ay hindi maganda yung nangyari sa inyong dalawa or naging pasawa yung person mo, ngayon ay hinahangad mo ay magseryoso na siya sa'yo. Magkatuluyan kayong dalawa. Magkaroon pa ng new beginning na bubuo kayong muli ng relationship. Aries, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, and Taurus, Virgo, Capricorn. Energy ng person mo dito. Trickster, deceitful, liar, lahat na, tarantado, ano pa matawag mo dyan? Seven of Swords eh. Sneaky, close. Pero, maswerte ito guys sa buhay. Yung person na to. Or mahilig sa kalokohan. More information about your person here. Main energy niya. Knight of Swords. Fighter. Hindi nagpapatalo to. And hindi nagpapatalo sa laban. Matapang. Courageous. Pero maswerte siya guys. No? Kaso na may pagka tuso na wala sa tama, na wala sa ayos. May pagka ano to, may pagka selfish ugali niya. Mapanlamang. Sa Seven of Swords. A deceitful person. And impulsive, reckless. Pag may gusto siya, kukunin niya yan. Para siyang bulldozer. Kahit makipag-away pa siya. Kahit malagay pa siya sa battle. Parang ganyan. Kahit makipag-away pa siya. Kahit na malagay pa siya sa matinding competition. Ganyan. Pag gusto niya, kukunin niya. Libra, Gemini, Aquarius. Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, and Libra, Gemini, Aquarius. More information, what's your person here? High Priestess. So, ibig sabihin, intuitive tong person na to. Malakas ang senses. Or parang psychic. Yung mind niya, di ba? Parang may... And... spiritual. Pero grounded and reliable.
Single pa to, guys. And stable. Sipag, no? Hardworking to. Abundant yung buhay with the color green. Creative with the color green. Matyaga. Patient. And itong person mo ay manifestor din at the same time. Kasi intuitive din naman siya, no? Marunong siya mag-manifest. Or effective yung manifestation. Kasi nga, intuitive. Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. More information sa person mo na to. Yun talaga eh. Deceitful talaga. Mahide. Marunong sa witchcraft. Gumagawa ng witchcraft to. High Priestess and the Eight of Pentacles. May focus pag gumagawa ng mga ganun. Mahilig gumawa ng mga witchcraft, love spells, or any type of witchcrafts. Mga ganyan. Nahilig niya siguro yun. Hiligan niya mga ganun. Mahilig pati siya mag-discover ng mga hidden. Ano? Mausisa tong person na to. Malalim. Deep. May dark side ito. Yung pagiging deceitful niya, guys. Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and yeah, Pisces. Intention niya sa'yo. Ah, mapangasawa ka niya. Impress yun. Mabuntis ka kung babae ka. Magkaana kayo. Kung lalaki ka, ay mabuntis siya sa'yo. Na maging loyal siya sa'yo, guys. No, the dog. Or gusto niyo mag-alaga kayo ng dog. Baka mahilig siya sa mga dog, sa pets. Or kahit anong animals. No? Gusto niyo magkaanak kayo, magka-baby kayong dalawa. Oh. And mamuhay kayo ng abundant, masagana. Balanced. Peaceful. Kumpletong buhay. Full of sweetness. Happiness. Yung iba, ayaw na makita yung ibang tao na masaya, bitter. Kaya, ang nangyari sa buhay nila ay ganun. No? Parang nagre-reflect yan, guys, eh. No? Ba't mo nga naman pakialaman? Ba't ka naman pakialaman yung buhay ng iba? Yung happiness ng iba, kung wala namang, hindi naman maka-apekto sa'yo. I mean, yung hindi ka naman napipirwisyo or else ay yung hindi ka na wala ka naman sa lugar para maging bitter, no? Or maging alam sa buhay ng iba, diba? Yung iba, no? Yung ibang tao. Kaya tuloy ganun yung nangyayari sa buhay nila kasi masyadong bitter sa buhay ng iba, eh. Sa happiness ng iba. Hayaan nyo na yung iba na maging masaya or kung may destiny sila or else ay happy sila sa buhay nila. Ayaw mong hayaan. Hayaan mo yung iba. Focus ka sa buhay mo. So yan na, dapat ganun yung mga tao na yan. Kasi, eto, magkakaroon ka na ng forever nito sa person na to.
Yan yung intention niya sa'yo. Kaso yung person na to, mayroon din siyang dark side. Yung pagiging deceitful. Pero, yan yung intention niya. Magkapamilya na. Magkaanak. Mapangasawa ka. Ayan. Ang buhay ng ang buhay mo ay iba sa buhay ng ibang tao. Ang destiny mo ay iba sa destiny ng ibang tao. Ang nakatadhana sa iyo ay iba ang nakatadhana sa ibang tao. Magkaiba lahat 'yan. Kaya hindi kailangan na yung manaklam or kaya hindi nila kailangan saklamin or else ay gustong angkinin yung sa iba na nakatadhana sa iba or else ay yung kung ano yung meron yung iba. Hindi naman, kasi kahit anong gawin nila, hindi naman mapapasa kanila yan. Kasi nga, hindi naman nakatadhana sa iba. Ba't kailangan pa nilang magpaka-stress, no? Baka mabaliw lang sila kaka-isip na isip sa buhay ng iba. Ganyan. Let's see kung anong feelings niya ngayon towards you. Ano naramdaman niya sa'yo? So, naging deceitful to. Naging sinungaling tong person na to. Actually, disappointed. Ayun. Wala to. Ayan o. Na-disappoint to, guys. Disappointed yung feelings niya right now. Nandahil sa disappointment. Reverse. Gusto niya mag-take ng action na ayaw niya nang magpa-petiks-petiks na lang ba? Yung walang gagawin. Na parang patulog-tulugan niya, na parang papatay-patayan niya yung ganyan, yung connection niya. Parang na ano tong person na to eh, na there is a threat na pwede kang mawala sa kanya. Kaya, ang ginagawa niya ngayon, nangispy to. Interesado siya sa'yo. Interesado. May ginagawa tong action. Hindi na to napapatulog-tulugan sa connection niyo. May ginagawa na tong action. Nagmamanman. Sa buhay mo. Sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Ikaw din naman yung wish fulfillment niya. Ikaw yung happiness niya. Sa'yo siya magiging masaya. Ikaw yung pangarap niyang mapangasawa. Ikaw yung pangarap niyang makasama throughout his or her life. Mamuhay ng peaceful. Yun ang malaga dyan, guys. Yung peaceful. Peaceful yung buhay mo, isip mo, and masaya kayo. Pag nagsama na kayo dalawa, masaya kayo together. Yung ganyan, na nabibili niyo yung gusto niyo. Malaga din yung stable kayo financially. Yun din naman ang gusto niya eh, yung stable kayo financially. And abundant yung buhay niyo. No? Kompleto na. Komportable kayo. Joyful. Blissful yung pagsasama nyo. Yan yung gusto niya. Yan yung naiisip niya. Binivision niya habang nangisipayan sa'yo.
feelings mo ngayon towards your person. Oh. What we have here is the Eight of Pentacles and Three of Swords. Ginagawan ka nito ng gayuma. Ginagayuma ka ng person. May ginagawa siyang love spell. And yun yung nararamdaman mo. Nakafocus ka sa kanya. Gusto mong mag-effort or i-continue. Gusto mong mag-put ng hard work, mag-effort sa connection yung dalawa. And sasaktan ka, heartbroken ka, feeling left out in the cold. Pero gusto mo pang mag-work out kahit na nasaktan ka. Kahit na heartbroken ka sa kanya. Actually, yun na yung gusto niyong mangyari. Bumuo ng family with you. Ano kaya ang next na mangyayari sa inyong dalawa? Universe, ano ang next na mangyayari sa kanilang dalawa? Stability to guys. Stability. Ayan. And you will feel secure. You will feel stable. Comfortable. And feeling valued. As you see this, na parang ibigay niya sa'yo lahat, para kang queen, or kung lalaki ka, edi queen ang buhay niya, no? Na ibigay niya sa'yo yung lahat ng magpapasaya sa'yo, yung komportable ka, money, and flowers, or yung you deserve. Yung ibibigay niya yung deserve mo. And also loyalty with the dog here. And mamahalin ka niya ng totoo. You will feel stable and secure as a person. Let's see kung ano yung gusto niya iparating sa'yo. Anong gusto niya iparating sa'yo? Message ng person sa'yo. Now, right now, ay restricted siya or merong baga nakatali siya or nasasaktan siya or else ay restricted na parang hindi siya makapag-take ng action. No? Pero gusto niya nga mag-reach out sa'yo, pero parang hindi pwede yung ganyan, no? Gusto ka niya mapangasawa. Yan yung gusto niya sabihin sa'yo. Na gusto ka niya mapangasawa. Gusto niya ibigay sa'yo yung magpaparamdam sa'yo na yung iparamdam niya sa'yo mahalaga ka sa kanya, valuable ka, yung you will feel secured, valued, loved, and importante ka sa kanya. Ang ganun. Parang gusto niya nga ibigay yung komportableng buhay sa'yo. Restricted siya eh. Possible may kumukontrol sa trabaho niya, sa work, or kay family, or anything. Or kaya hindi pa divine timing sa inyong dalawa na. Yun yung parang nag-hold sa kanya. Kasi it's not yet the divine timing. No? So, eto na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.